Hello guys, welcome to my YouTube channel, Aksyo TV. So yun, maraming salamat sa mga nagsusubscribe sa akin. At ang hindi pa nakasubscribe, tulungan nyo naman ako isubscribe itong ang channel ko. Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Romeo Herradura. Maraming salamat boss. Pascal Siakam nga pala, linatad na ang trade proposal. Stephen Curry nag-concert. So yun guys, dito natin panonood at bibigyan natin reaction. Let's go! Eto na ang inilabas na trade proposal nitong Atlanta Hawks para kay Pascal Siakam ng Toronto Raptors. Kaso nga lang mga idol, itong Raptors ay tumanggi sa kanilang proposal. Handang pakawalan ng Atlanta Hawks itong sina DeAndre Hunter and AJ Griffin, pati na yung mga draft compensation para kay Siakam. At matatanggap ng Atlanta Hawks itong si Pascal Siakam, mga sir. Hindi naman sa nagpapakipot itong Toronto Raptors, pero maski ako man ay hindi ako papayag sa trade nito. Si DeAndre Hunter lang ang matatanggap mga saran itong Raptors na sabihin natin nga mayroong mataas na value, pero kung pag-uusapan naman yung kagalingan, eh syempre, kay Siakam ako. Sa proposal na ito ay parang masyadong binuraot ha, itong Atlanta Hawks, itong Toronto Raptors. Ano? Ayon sa impormasyon kay Shams ng The Athletic, gusto pa. Marami pang gusto itong Toronto Raptors sa kanilang proposal. Samantala, ano pa ba ang hindi nagagawa na Stephen Curry, nagkampiyon sa golf, isang magaling na NBA player, greatest shooter of all time, at ngayon kumanta naman sa isang concert. Yes mga sir, kung saan ha, itong sa Stephen Curry ay kumanta sa concert nitong bandang Paramore. At siya nagkaroon ng parte sa kantang Misery Business. Ayon pa sa post ni Ayesha Curry, sa mga hindi pa nakakaalam, ang Paramore ay ang kanilang paboritong banda kung saan palagi sila nakikinig sa mga kanta nito. Kung saan ang nasabing banda ay nag-perform pa nga sa birthday ni Stephen Curry. Yes mga idol ha, sa kanyang 38th birthday kung saan kinansela pa nga ng Golden State ang kanilang practice. At ngayon kung saan sila nagkaroon ng concert sa Chase Center. Sa San Francisco, itong Steph Curry ay pumunta, kumbaga ito raw yung kanilang reunion ani pa ni Ayesha Curry. Para sa inyo mga idol ha, ano pa ba ang hindi nagagawa ng Stephen Curry? Abay, lahat na ata kanyang ginawa. Nang may draft na itong si Victor Wembanyama sa NBA, mainit na usapin yung kanilang sagupaan ni Chet Holmgren mga idol. Pero ayon pa mismo sa rookie nitong Thunder, na wala siyang pakialam at hindi malaking bagay sa kanya itong kanilang battle sa Rookie of the Year kay Victor Wembanyama. Sa ngayon siya ay nakafocus sa kanyang recovery, sa kanyang pagre-rehab, sa kanyang foot injury kung saan ano pa nito ay hindi raw madali yung kanyang pinagdaanan. Gayet pa nito, ang kanyang focus daw ay nasa kanyang kupunan, ang manalo ng mga laro. Things like Rookie of the Year and everything else are not important. So I'm just focused on helping the team and everything else follows the team's success. Hindi niya pagtutunan ng pansin yung mga ganyang bagay, yung mga rookie of the year ang sa kanya lang kanyang kupunan na manalo at lahat na lang daw ay kusang susunod sa kanilang inaasahan. Para sa inyo mga idol, sino nga ba rito ang sabihin nating llamado, diba? Ang dalawang ito ay magagaling din naman talaga. Well, mag-comment lang mga idol sa ating comment section ha. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share ang ating video.